Google Sheets, photo numbering, average, rank, VLOOKUP, part 2. So, copyin ko lang ulit po yung aking Google Drive. So, ito po yung ating ginawa kanina, ginawa natin. Working na po siya. So, ang problema po dito, di ba problema, ha? Hindi po magandang tingnan gaano yung pahalba, tinanggal na po natin yung ano, mga grades, mga data. Kasi mag-enter na po tayo ng bagong data. Aba, dinilit ko po. Ayan po. Meron po mga error messages. And then, kung meron tayong blank na part dito, ayan, meron yung error message. And then, yung mga hindi pasama sa honors, meron din error messages. So, gagawin po natin, medyo ile-level up po natin ng konti na mas malinis po yung ating sheet. Ito po yung sample. Kung nakikita nyo po ito, malinis siya. Then, wala number, wala mga grades, average na gano'n. Wala yung mga description. So, ipopost ko naman po yung formula. Papaliwanag ko na po yung function ng mga formula. Okay. Start po. Saan po naglagay tayo ng pangalan ng bata natin? So, si Pedro. Auto numbering na po. Okay. Yan si 1. Hindi, kung wala po nakalagay na pangalan, wala rin, hindi siya magna-number. So, by sinod. 1, Tikyo, then Ina. Tikyo, then Ana. So, ano po yung formula natin dito? Okay, ito po. If D6 is blank, gawin mo rin siyang blank. Okay? Kung hindi naman, kung hindi siya blank, yung value ng A4, dagdagan mo ng isa. Okay? Nasa po ba sa A4? Ito. Di ba wala siyang laman? So, gagawin niya, kasi si B6 ay hindi blank. Ibig sabihin po yung dalawa po na quotes na ito ay blank. Hindi siya blank. Ibig sabihin, ito ang gagawin niya. A4 plus 1. A4, 0 plus 1, 1. Okay? Next. Formula po dito. Kapag si B7 ay blanko, blanko rin siya. Okay? Kama, kung hindi naman siya blanko, ito gagawin niya. A6 plus 1. Ito kasi A6. A6. Dagdagan mo na isa yan. 2. So po, ito pong part na ito ang ating kakopy at yun ang ating ipipaste dito. Tignan niyo po, ipipaste ko dito sa baba. Paste formula. Hindi siya nagkakaroon ng numbering dito. Pag nilagyan ko yan, diba si Charlie, saka lang po siya magnanumber. So, ayun po yung formula doon. So, ulitin ko po. Dito po sa unahan, if B6 is blank, gawin mo siyang blank din. Tama? Kung hindi siya blank, kung hindi blank si B6, A4 plus 1. So, A4, dagdagan mo na isa, equals 1. So, naman po, if B7 is blank, equals to blank, blank din siya. Kama, kung hindi siya blank, A6 plus 1. A6, A6 plus 1. And then, ito po yung kakopy nyo, may paste natin dito. Okay? Auto na, yun po yung auto numbering na talaga. Lagyan natin ng grades. Halimbawa, pareho yung ito na lang sa una nating sample para mas kita. Copy ko na. Copy. And paste values. Kasi values na talaga. Okay, makita nyo na kahit pagkakaiba. Kasi hindi honor ito, wala siyang nilalagay dito. Malinis yung ating sheet. Ito, hindi rin siya honor, wala siyang nilalagay dito. Tingnan natin yung mga formula. Okay. If count, ibig sabihin, kapag itong tatlo to ay binilang mo, C6 hanggang T6, C6, B6,
E6, if count, pag binilang mo to, ang tatlong to, ito ang gagawin mo, i-average mo sila. Okay? Value it true. Ibig sabihin, kung meron laman yung C6 hanggang E6, gawin mo to, i-average mo sila. Value it true. Ipala ko sa susunod. Anong gagawin pag wala siyang laman? Value it false. Blank po siya. Okay, testingin natin. Tanggalin ko to. Great. Blank po siya. Okay. Tapos yun, pwede ko siyang i-copy. I-paste ko dito. Paste formula. Hindi siya nagkakaroon ng ano, ng value kasi wala siya dito. Testingin natin lagyan. 90. O, diba? Meron na. 85. Pag tinanggal mo yan, automatic ka. Yung po function ng formula na yun. Ganun din sa round. Tignan natin. If F6, sino ba yung F6? F6. Ibig sabihin, ito yun. If F6 ay blank, ano gagawin ko? I-blank mo rin siya. Value of true. Paano kung hindi siya blank? Paano mo yung nakalagay na ano? O, pag siya ay may laman, i-round off mo si F6. Na ang decimal places ay wala. Zero. Okay. Testing kung burahin to. Example, na, sa accident din na bura. O, kasi walang value dito. At tanggalin niya rin. So, ganun ulit. Copy. And then, pwede siyang i-paste hanggang dulo. Hindi yan magkakaroon ng error messages. Formula on. Diba? Ganun din kay rank. If G6, sino ba si G6? G6. Ito po, G6. If si G6 ay blank, ano ang value niya? Pag walang laman yung G6, i-blank mo rin. Eh, paano pag meron? Pwede i-rank mo si G6. Then, kaparehas na yung formula natin doon sa naunang shift. I-rank mo si G6 sa range ng G6 hanggang G12. G6 hanggang G12. Pwede natin yung sakagat. Ganun ulit. Copy. And then, paste. Formula. Okay. Hindi nagkakaroon ng error messages. Ganon din dito sa lookup. Ito ang ginamit ko ay if error. Okay? If error, kung meron mali, if si G6 ay less than 90, ibig sabihin less than 90, hindi siya kasama sa honors, i-blank mo siya. Paano kung greater than 90? O pag greater than 90, tingnan mo si G6, ito, tingnan mo si G6 doon sa table dito A1 hanggang C3. A1 hanggang C3. At pagkatapos, ibalik mo yung pangatlong index. Ang tawag nila, pangatlong value sa index. 1, 2, 3. So makita nyo, kasi hindi naman honor to si Ben, 72, hindi rin honor to, wala tayong nakikitang error messages dito. Okay? Dikin ko, if error, if si G6 ay mababa sa 90, blank ang ilalagay mo dyan. Paano kung greater than 90? O di mag-lookup ka, hanapin mo si G6 doon sa table, A1 hanggang C3, A1 hanggang C3, at ibalik mo yung pangatlong value sa index. 1, 2, 3. So, ayun. So, yung mga formula dyan ay ipopost ko kasama sa description. Hindi nyo, buburahin ko lahat ng ano, value. Huwag nyo nang buburahin yung mga may formula na ano, na cells. Okay. Pag binura ko yan, kasi school year 2000 na 2021 na, bago na ako ng estudyante. Ready for action na ulit.
Okay? So, ganun po para hindi nagdi-display yung mga error messages.